Hello mga karab! Welcome to Ruth Anne Vlog! For today's video is all about the following. First, I will give you 5 tips on how to get monetized in an easier and faster way. Second, let us know what are the 2 requirements to monetize your YouTube channel. Third, let me share to you the step-by-step procedures on how to apply in the YouTube partnership program. And last, let us know the 2 ways on how to put ads in your YouTube videos to earn revenue. Are you ready? Pero bagong lahat, ay nais ko lamang pong maglambing sa inyo na pa-subscribe naman po sa YouTube channel na ito. Salamat! Waiting for? Just keep on watching. Here are the tips to get monetized on YouTube channel. First, think about the YouTube content which you really enjoy that align in your passion or you are good to it. Remember, it must be focused on the interests and needs of the viewers. Mga karab, remember na it is very important to have passion sa ginagawa mo. The description of your YouTube channel must be focused on 1 criteria. For example, if your description is all about tutorial vlog, focus on tutorial. If it is travel vlog, focus on travel vlog. Iwasan po ang halo-halong content for the viewers to easy identify or to have an idea kung ano po yung nilalaman ng YouTube channel ninyo. Second, avoid personal vlogs. For the beginners, avoid a content like a day in my life or personal events because we are not famous like Tony Gonzaga and Ivana Alawi na famous sila kung saan maglaba lang, makipag-collab ay siguradong they can reach a million views. Third, make an eye-catching YouTube thumbnail. It is very important to have an eye-catching YouTube thumbnail para mas madaling makita ng mga viewers kung ano yung hinahanap nila. Kasi, kadalasan, nakabase sila sa YouTube thumbnail kaysa sa title page ng YouTube videos. Sometimes, tinatawag rin itong is a prank tactic kung saan alalaman natin na yung YouTube thumbnail nila at yung YouTube videos content is not the same. Yung tipong magsa-search ka ng hinahanap mo sa YouTube and then malalaman mo when you click it na iba pala yung content sa kung ano yung hinahanap mo. Fourth, upload a minimum of 8 minutes videos. Why? Marami pong advantage kung bakit sinasabi kong ang video mo ay dapat 8 minutes about. It is for your future monetization process and your future payment. At mas maraming pwedeng ilagay na ads sa inyong YouTube videos. Mga karab, alam nyo ba na hindi kumikita ang isang YouTuber sa dami ng like, share, comment at lalong-lalo hindi ng subscribers? Pero sa advertisements na nilalagay sa YouTube videos kapag na-monetize na po ang YouTube channel ninyo. Pero kapag marami kang subscribers ay big advantage po to kasi more subscribers means more viewers. For example, mga karab, if you upload 9 minutes length of video, you can add 3 or 4 ads on it. And for your salary, you must reach $100 within a month. But don't worry if not, kasi may ipon lamang po yun. For example, you earn $90 this August, the revenue will add in your next month income. At ang panghuling tips, upload the video consistently. Make a schedule, a time and days when you upload your YouTube videos for the viewers to be updated and of course, well-informed. Mga karab, isa buhay ang 3 M's para maging isang tunay na YouTuber. Ito ay ang magsikap, magtiwala, at magtiyaga. Tandaan, lahat ay nagsisimula sa wala. Pero kapag isinabuhay mo ang 3 M's na ito, magdudulot ito ng magandang kinabukasan at opportunity para sa'yo as a YouTuber. Next, let us know what are the requirements to monetize your YouTube channel. As of 2022,
to get into the YouTube partnership program, you need to meet the criteria or the two requirements listed below, which are 1,000 required subscribers and 4,000 public watch hours. Next, let me share to you the step-by-step procedures or tutorial on how to apply a YouTube partnership program. If you already reached the required criteria, here is the next step to be part of the YouTube partnership program. First, go to your YouTube channel homepage, then click the YouTube Studio, and automatic mapupunta ka po sa dashboard. Then, drag down lang po, then click the monetization na meron pong dollar sign. Then, wait lang po sa screen. Then, as you can see, you already reached the minimum requirements. The part na ito dapat zero active community guideline strikes ka or wala ka pong copyright claims sa videos. So, click apply now. Then, wait lang po sa screen. Ayan, mapupunta po kayo dyan. Yung first na gagawin is review partner program terms. Click start. Then, ayan, meron pong agreement dyan na kailangan nyong basahin about sa mga important details. Ayan. I-drag down lang po yan. Nandyan po lahat. Termination, governing law. So, ayan sa baba. Automatic nang nakaklik yung email me updates. So, meron pong darating notification sa email mo automatic. So, click nyo lang po yung I accept the YouTube Partner Program terms. So, click accept items. Then, mapupunta po kayo dyan sa step 2. Sign up for Google AdSense. So, what you need to do is to click start. Then, wait for the screen. So, ayan po, makikita ninyo. Pindutin lang po yung arrow. Then, click the no, I don't have an existing account para po gumawa kayo ng bago. Then, click continue. Then, wait lang po ulit. For signal po tayo ngayon. Ayan. So, piliin nyo lang po yung YouTube channel account ninyo. So, just click it. Then, dyan po kayo magpupunta to sign up your Google AdSense. Automatic na po yung Gmail nyo sa taas. Makasulat na po yan. Your website, importante po yan for your Google AdSense. Pwede pong follow up na lang yan. So, what you need to click there, get more out of AdSense. So, click nyo lang po yung yes, send me customized help and performance suggestions. Then, select your country or territory, which is Philippines. Depende po kung nasang bansa kayo. Drag down lang po. Then, next. Ayan, meron na naman po tayong terms and conditions. So, basahin lamang po na nakasulat po yan sa Tagalog para mas madaling intindihin. So, basahin lang po. Ayan, nandyan po yung rules nila. Condition for the agreement bilang isang YouTuber. Or to monetize your YouTube account as partnership in Google AdSense para magkaroon ka ng ads. So, ayan, drag down, basahin lang po. Nandyan na po lahat yung mga terms and conditions nila. Then, after you read that, okay, we want to 16 po yan. So, just click yes, I have read and accept the agreement. Make sure na binasa nyo po siya. Then, click create account. Wait lang po natin yan. At mapupunta po kayo sa homepage ng inyong Google sign up information. So,
click nyo po ng individual. And then, yung account type, ayan, individual po dapat. So, your name and address. Your personal information na importante para po sa detalye ng inyong Google AdSense. Ayan, lagay lang po yung exact address ninyo. Then, click submit. Madadirect na po kayo or redirect sa first step and second step na tapos na. So, step 3, kung makikita nyo nakalagay in progress, automatic na po yan na may magsasend sa inyo sa, na Gmail. So, nakalagay po doon kung pwede ka nang maglagay ng ads sa iyong videos or YouTube videos. Ayan. So, YouTube will review your channel to make sure it complies with the YouTube monetization policy. Tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka magiging eligible na ma-monetize kung meron kang mga copyright claim. So, makikita nyo po yun sa YouTube channel ninyo. So, ayan. Ito yung makikita nyong message. Kapag na-message kayo ng ganito, pwede ka na maglagay ng ads. Ayan. So, i-welcome ka ng Google AdSense. Pag may dumating po sa inyo na message na yan, either sa dalawang yan, ay pwede ka na pong maglagay ng ads. At ang tanong, paano po maglagay ng ads sa inyong YouTube videos? So, nandito ang dalawang paraan or ways to put ads on your YouTube videos. Using your desktop or laptop, as you can go to your homepage, which is the dashboard, makikita nyo yung Get Started. So, click lamang po yun. Then, may choices po yun to all monetize your videos automatically. Pero, meron po akong ituturo sa inyong dalawang paraan para isa-isa at ma-sure ninyo na lahat ng videos ninyo ay lalagyan ng ads. First, pumunta lamang po tayo sa content. Yan, click lang po natin yan. Then, lalabas po dyan lahat ng in-upload ninyong YouTube videos. So, makikita nyo yung monetization na nakasulat sa taas. Then, meron pong dollar sign. Ito yung unang paraan. Click nyo lang yung arrow at may pagpipilian ka dyan na on or off. So, para malagyan ng ads automatically yung YouTube videos, click on and save. So, ayan. Pero may mga instances na hindi nag-a-appear yung ads. So, yung pangalawang way, dito ka pumunta sa isang dollar sign sa mismong videos. Ayan, monetization, pindutin po. Diyan ka po mapupunta. As you can see, naka-on na siya. Then, drag down para makita natin yung ibang details. So, ayan, makikita nyo yung display ads po, automatic na ka-shade ng gray yan. Overlay ads, sponsored card, skippable video ads, and non-skippable video ads, dapat po ay nakaklik yan. Then, depende sa length ng videos ninyo. Kapag 8 minutes and above, automatic po na pwede ka pong magdagdag ng ads during video at pwede mo siyang i-manage. So, click manage mid-rows. Ayan, yan ka mapupunta. So, meron pong arrow dyan or line. Depende kung saan mo itatapat yung lalabasan ng ads na ilalagay mo. So, nakadepende sa'yo kung saan banda at kung ilan ads ang ilalagay mo. Then, after you click that line, add break. Click add break para ma-add at makikita mo sa baba may list po yan ng mga dinagdag mong ads. Ayan. Nasa right side din po nakalagay kung anong time magsisimula yung ads. So, just click continue. Then, ganun lang po ang gagawin. Kapag nakashade yan ng save, ibig sabihin, okay na, pwede nang bumalik sa dashboard. So, bawat videos, ganun lang po gagawin to make sure na merong ads yung inyong YouTube videos. Sa inyo ang video na ito, please don't forget to like, share, comment, and click the notification bell below to be updated on my incoming videos. Thank you for watching!